mga kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga pareseyo, kahabag-habag, yun po yung Tagalog translation ng woe. Yun po kasi how Jesus addressed the Pharisees and the scribes. Woe to you, o kahabag-habag kayo. Pag sinabing kahabag-habag, great sorrow. Naglulukusa si Jesus. He is distressed over the Pharisees. He is disappointed. Bakit pala siya disappointed? Kasi, sa madaling salita, hindi po kasi isa na sa buhay ng mga pareseyo at ng mga tagapagturo ng salita kung ano ang tinuturo nila. Ibig sabihin yung kanilang ginagawa, yung ginagawa na gawa ay kontra sa kanilang magandang salita na lumalabas sa kanilang mga bibig at mga sinusuot. They have beautiful temples, they dress with golds, and they speak good words, but their actions contradicts those things. Tapos, ang ikinulukot ni Jesus dahil dito, abertuloy, hindi sila nakaka-inspire. Imbisa na sila ay makahatak na mga taong maniwala sa Diyos, sila ay nakaka-turn off. Kaya si Jesus ay nalulungkot sa ay napagkataon. Hindi tuloy sila nakaka-inspire. Hindi sila nakaka-udyok. Hindi nila nakikita. Hindi nakikita tuloy ng mga tao na ikakabuti sa buhay nila kung tatanggapin nila ang Diyos. Lalo diba, may mga taong pulosopo. Bakit kami niniwala sa mga pari? E sila nga, ganito ang gali, sabihin, para saan pa? Buti na lang di maniniwala sa Diyos, pareho lang naman pala. So, ikinilungkot ni Jesus. Pangalawa, ang kinilungkot ni Jesus kasi hindi tuloy nagiging guide ang mga, nag-guide ang mga tao ng tama sa buhay. And this is so different po sa early phase ng Christianity. Diba Jesus died 30 AD after death. Ngayon, after His death, diba may Pentecost, nagsimula na yung mga apostles mag-spread ng gospel. Then simula nag-start yung Christian community lumago. Dati nag-start sila sa mga bahay-bahay lang. We call it house churches. Pero by 100 AD to 200 AD, biglang lumaki yung number ng mga Christians around Europe. Bakit biglang lumaki? Parang biglaan naman. Sabi ng mga history professors, bakit sila biglang dumami? First, because of the Holy Spirit. Remember, faith will not come to you without the Holy Spirit working in you. Kaya ibig sabihin, if you feel you are losing faith, that is to give you a signal to call on the Holy Spirit. Lumapo ka sa akin. Because it's the Holy Spirit will fire our heart and soul to faith. Diba sabi ni Jesus, no one can come to Jesus without the Father sending Him. Pangalawa naman, bakit biglang dumami yung mga Kristiyano that time? Because of how the Christian lived their faith. Kasi yung mga hindi pa Kristiyano that time, naobserbahan nila yung mga sumasali ng Christianity, nagbabago ang buhay. For example, kung pumupunta yung kapitbahay nila na may sakit, sumali sa Christian group, abay gumagaling pag-uwi. Kung sumali yung isang dati hindi Christian, naging Kristiyano, dati malnourished, tapos ilang mga week gumaganda ang katawan, tumataba. So nakikita nila yung, na-observe nila yung difference. Kung pumupunta sakali na malungkot, nagiging masaya yung sumasama sa grupo na yun. At nagkaroon ng meaning ang buhay. Tapos yung mga makasalanan ay nagbabago ang buhay. Dahil dito, yung mga hindi Kristiyano that time, nagiging curious, napapatanong sila, ano bang meron dyan sa grupo na yan? At nakapagtataka naman, yung mga payat ay gumaganda katawan. Yung mga may sakit, gumagaling. Ang mamalungkot ay nagiging masaya. So nagkaroon appeal, naging attractive ang maging Kristiyano that time. Naging appeal, naging attractive, nakakainganyo, nakakahumaliw, hindi nakaka-turn off. Parang merong bisa na maepekto pala ang pagiging Kristiyano, may power,
merong miracle. Totoo nga, merong miracle when you enter Christianity. Bakit? First, because of the power of the Holy Spirit to fire us up. Remember yung mga apostles during the Pentecost? Before, they were afraid. Now, they were driven, motivated. They were courageous to speak. They were to witness to the faith. Pangalawa, when you become a Christian that time until today, the Holy Spirit will bring Jesus to you. Kaya nga po sa Holy Mass, things become sacred because the Holy Spirit give to us Jesus Christ. Kaya ngayong Frag Monday, ang ating pong devotion ay to the Holy Spirit. Kasi it's the Holy Spirit who will give the Jesus to us. Pangatlo, bakit may miracle to become a Christian? Because the Holy Spirit empowers and inspires the heart of each person to live in charity. Bakit yung payat naging mataba? Kasi pag sumali ka sa Christianity that time, merong sharing of food. Pag kumakain na, inuuna yung mga mahihirap. Sino di tataba niyan? The first, kasi sinabuhay nila yung turo ni Jesus. The first should be the last, and the last should be the first. Pangalawa, bakit naman yung mga malungkot naging masaya? Because of the encounter with Jesus and the support of the community. May suporta, may support group. This also gives an idea sa mga family na nanood ngayon. Support group, very important. Support group to one another. Yung alalay sa bawat isa. We are one with you. Hindi ka nag-iisa. Gagabay kami, aalalay. So yung palang dahil lang bakit yung malungkot naging masaya? Dahil kay Jesus at sa suporta na bawat isa. Tulad din yung mga widow, yung mga balo noon. Noon kasi paano, wala ka ng trabaho, but if you enter Christianity, meron kang ulit place at meron kang allowance every month. Tapos yung mga may sakit, inaalagaan. Kaya nga, di ba, ang Christianity ang nagpasimula ng hospital. Yung mga etsapwera, kasi nung panahon na yun, mga babae ay walang place sa society ng Jew. But if you become a Christian, in the Christianity, may lugar ang bawat babae, may dignidad. Eh, sino ba naman hindi niya mainganyo? They were listening, caring, encouraging, helping, respecting one another. And this is what we call charismatic community. Pag sinabing charismatic, alive because of the Holy Spirit, fired by the Holy Spirit, because of knowledge, wisdom, courage given to each one. Kaya ngayong panahon, sinisikap sana ng simbahan magkaroong basic ecclesial community na ang pagiging Kristiyano ay hindi individualistic, kundi dapat we are one. Pero since may COVID ngayon, during our last week na balita meeting po sa Diocese Cubao, iinganyo na daw po ang mga bawat pamilya na kahit di na kayo nakapunta simbahan, to make your family like a church. Ang tatay o nanay will be the one to teach their children values and about God. To fire up your family, to be alive. So this is also a good reminder to all of you. We are in the middle of pandemic crisis more than ever. We need the support of one another. We need to inspire one another by the grace of the Holy Spirit and to live our Christian faith and put it into practice. To close this homily, meron ba akong nabasa na quotation that gusto kong pagmunimunihan. After ng misa ha, wag muna ngayon kasi meron pang Eucharistic prayer. Sabi ng quotation na ito, teachers today or parents or any leaders are believed and obeyed not so much by what they say but more on what they are doing. So God bless everyone.